Magandang umaga sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay mag-share ng magandang pagpapala ng ating Panginoon Jesus sa aming buhay. Mga kapatid, simula pagkabata ay nakasanayan ko na ang magsimba sa tuwing araw ng Linggo. Simula po nung ako ay nagkaisip, high school pa po ako, ninais ko nang makapagtapos sa aking pag-aaral at maiahon ko sa kahirapan ng aking mga magulang. Sa gawad at tulong ng ating Panginoon, ako po ay nakapagtapos ng kolehiyo at nakapangibang bansa sa Dubai. At doon ay nakapagtrabaho ako ng 8 taon. Nang umuwi ako sa Pilipinas, ay nakapagpundar ang pamilya at binihayaan ng 3 anak. Sa pagpapala ng Panginoon, nakapagnegosyo po kami simula 1996 hanggang sa kasalukuyan. Naging tagumpay naman po ang aming mga negosyo. Taong 2018-2021, dumating ang pagsubok sa aming buhay. Pagkalugi ng negosyo, pagkabaon sa utang, at sunod-sunod ang naging trahedya gaya ng pagputok ng bulkang Taal, ASF, at COVID-19 pandemic. Nang panahong iyon ay talagang apektado kami at damating sa puntong ang naisip ko na lang sa solusyon ay tapusin ang lahat at wakasan ang lahat. Pero hindi ko ginawa bagkus taos puso akong nanalangin sa at humingi ng senyali sa ating Panginoon para pong may bumulong sa akin at alam ko sa sarili na yun ay ang Diyos. Ang sabi niya ay, ipagbili mo ang parte ng iyong lupang tinitirikan at kinabukasan nga po ay aking inutusan ang aking panganay na anak na puntahan ang taong natulungan namin noong kailan at noong sila ay matindi ang pangangailangan. At ang taong iyon, nga po, mga kapatid, ay ang hinipo ng Panginoon at binili ang aming property na nakaluta sa aming mga suliranin. Salamat sa Panginoon. Bagaman po ako ay isang mananampalatayang Katoliko, meron po akong hinahanap na pagpapala ng Diyos. Yaong makilala ko po ang tunay na Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoon. At dumating po ang Kuya Joaquin na naghayo sa akin at inanyayahan akong mag-Bible study sa aming tahanan. Hindi naman po ako nagdalawang salita at aking pinahintulutan. Noong ako po ay nakarinig ng salita ng Diyos, iba po ang aking naramdaman. Nagsisi po ako humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at nagpabautismo noong May 20, 2022. Nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon na noon pong bago ako mabautismuhan ay ako ay may iniindang karamdaman. Masakit ang tuhod at hindi makalakad. Sa kabutihan ng ating Panginoon, nakakalakad na po ako ngayon ng walang tungkod. Napakabuti ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ipinagpapasalamat ko rin po na kami ay hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos. Sa araw-araw po ay maganda ang takbo ng aming negosyo. Nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Malimit ay may merienda pa. Nagpapasalamat din po ako dahil umuusad at lalong lumalakas ang aking pananampalataya sa Panginoon. Hindi ko po inaasahan na agad-agad ay ako ay mapapabilang sa ministry ng UPC. Salamat po sa Diyos, Ama. Napakabuti po ng ating Panginoon. At ngayon nga po, laking gulat kong nang sabihin sa akin na ako ay nahirang na magtitestimonya sa ating Panginoon. Kayong ako po ay bago pa lamang sa kapatirang ito. Purihin po ang Panginoon. At ang aking iniluluhod sa ating Panginoong Hesus ay ang madala ko ang aking buong pamilya at sumasama kaming manampalataya sa Panginoong Hesus. Ngayon po,
at sa mga darating pang panahon ay tunay ngang mapakasaya ko with all my heart and soul. Sa Diyos po ang kapurihan. Mabuhay po tayong lahat. Ang Diyos na iisa ang layunin na makapaghandog pa sa Panginoon ng mga kaluluwa sa darating pang panahon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat at salamat po sa pagkakataong ito. Thank you, Lord. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang lumikha na ako po ay natuto na napalataya sa kanyang mga salita na bago po ako makarating sa mga aking sasabihin, ako po ay dating isang kargador sa pier sa Batangas City. Ako po ay dating isang maglalasing, isang walang nga pong tao kung tawagin po sa pier na lagi pong ako'y, ang aking pag-iisip ay kaiba, lagi pong ako'y matapang, hindi ko maintindihan, bagsata po ako sumigaw. Ako ang may-ari na rin, ako ang hari din eh, ako ang bahala din eh. Yung po ang aking pagkatao nung panahong ako'y kabataan, ngayon po ako'y nung makakilala po ako sa Panginoong Hesus, hindi po sinasang disgrasya na inahakit po ako, sinamahan po ako ng isang kaibigan na ako ay sumimba sa simbahan na sa kanyang simbahan. United Pentecostal doon po sa Alanginan pa yun. Ay ang kung po nung panahong yun, sisimbaga ako doon, eh, hindi ko naman yun alam. Pero po nung sa awa at habag ng Panginoon, natuloyan po ako yung sumimba, nakilala ko ang Panginoon doon, ako'y tinuruan niya, inakay niya ako. Hanggang sa dumating po ang panahon, pagkakataon ito na ako'y umidad ng ganito, ako po'y iningatan niya sa aking trabaho sa pier, ng mahabang panahon, hanggang sa po ako'y nakarating sa retiro, ay hindi po ako nananawang sumampalataya sa kanyang mga salita. Bawat simba ko po, bawat preaching po ng mga pastor, ako'y naiyak lagi. Dahil siya po aking kalakasan, pag hindi po ako nakakasimba, ang araw na linggo, misal po ay nagkakataong hindi ako makaliban sa aking trabaho, gawa ng ayaw pumayag ng mga supervisor at ang aking manager, kailangan daw din ako, lalo na pag ayaw may panahon po ng mahal na araw, Pasko ay marami pong panakay. Pero pinilit ko po na ako'y makasimba. Humingi po ako sa kanila ng anong paraan para ako makapagsimba pag gayong mga pagkakataon na mga holiday season. Hanggang sa po, tuloy-tuloy po na dumaan ang mga panahon na dumating po sa pagkakataon ako'y nakatapos na po sa aking trabaho pag sa pier. Salamat po sa pagpapala ng Panginoon. Binigyan niya ako ng gabay, patnubay at kalakasan hanggang sa ako'y magretiro na. Dito sa aking trabaho ito, ngayon po, patuloy po rin po ako sa aking pagsamba sa Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya, kahit ako ay maidanda. Naroon pa po sa aking puso hanggang ngayon na siya ay aking mahal na mahal niya ako at ganyan po ako ay nagmamahal din sa Kanya. Ngayon po, sa panahon ito, na ako ay retiro na, naging kasama ko na po din sa pananambahan ang aking pamilya, ang aking asawa, at ang aking anak na si Lorena, may pong aking ibang apo, nakakasimba na rin po dito sa ating bahay sambahan. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat talaga sa kanya dahil kahit kailan hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako pinagkulang sa lahat ng aking pangangailangan sa aking buhay. Nandun po'y minsan ako'y sinubok nung panahon kailan, kanina, na ako po'y nagkaroon ng sakit sa bato sa abdo. Sabi sa akin ng doktor ay ako'y uoperahan na dahil pag iniso makita hindi ko kaya. Pero ito hindi ko nangyari dahil sa panalangin sa Panginoon na ako bigyan niya ng tao na magpapagamot, magagaling sa akin. Sabi sa akin ng aking doktor, iniinumin mo ang gamot. Binigyan ako ng gamot na pang isang linggo lang. Para sa akin doon ako'y uoperahan sa bato sa abdo. Sa awat habag po ng Panginoon, pangalawang ko po ng aking ultrasound, bato sa abdo. Sabi sa akin, aking doktor, siya, operahin ka na talaga. Pitong bato na yan, nasa yung abdo na yan. Ang ginawa ko po, ako'y, ano po yung gagawin, walang pambayad din sa akin, sa pagpapuhari, wala akong pera. Sinabi ko sa akin, mga anak, bibigyan na nila ako ng pampapera, huwag na akong magkaroon ng ganun, huwag na akong mawala sa kanila.
Pero sa awa din po, tabag ng Panginoon. Pagdating ko sa din sa probinsya, binigyan ako ng doktor ko ng kunay ng request na para ako operahin na. Sabi po sa akin ng doktora nang ako makita, "Tatay, hindi ka operahin. Ikaw ay umuwi na, at pag sumakit ang iyong tiyan, ay siya, bumalik ka sa akin, uoperahin ko ikaw. Pero sa awa po at habag ng Panginoon, narito po ako ngayon ay buhay at hanggang ngayon hindi po ako naoperahan sa awa ng Panginoong Hesus. Pinagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya talaga. Wala pong humpay ang aking pasasalamat sa mga bagay na binigay niya sa akin sa buhay na ito. At yun lang po ang aking masasabi sa aking mga patutuo sa inyo. Kung ano po ang kulang, ay ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na nariyan po siya palagi sa aking tabi. Ang kapurihan po ay sa Panginoong Hesus lamang." Every one of us has a personal story to tell about our spiritual journey with Jesus. Nung in-invite ako ni Ate Shai to testify of God's goodness and glory in my life, I contemplated a bit asking, bakit ako, I don't have something miraculous, or on my viewpoint, I don't have a life-changing testimony to share. But I remember my commitment with the Lord na I will say yes sa Kanyang gawain whenever I can. So here I am. I can say lumaki ako sa Christian family kasi my relatives were mostly nakakakilala sa Panginoon and dito sumisimba sa church. Bata pa lang ako, dinadala na ako tsaka mga pinsan ko ng mamay at nanay dito sa church. Uma-attend ng Sunday school, nagpapatotoo, and sumasali sa mga children congress. But as I grow older and had my way of thinking and deciding, nawala ako sa church. Both my parents are Catholics, tapos sa Catholic school ako pumasok during my school years. I don't want to dig deeper on bakit ako nawala, but just want to point it out na it's a reality. Totoo siyang nangyayari. Mahirap panindigan, kaya saludo ako sa mga kabataang nagstay sa church. Then fast forward to 2018, yun yung masasabi ko na lowest point in my life. Kasi nawala yung isa sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko. At first, I am in denial, di ko pala tanggap yung pagkawala niya. I can understand bakit nangyari yon. I ran away from God. I don't go to church, I don't pray. I know He was there, but I ignored and set Him aside. Then like any other young people, starting with career, I became hungry for achievements. I am fixated with myself. I find purpose and happiness through people and relationships. Na-open ako sa mga di mga makristyanong bagay at paniniwala. I am consumed with what other people think of me. Kaya for a very long time, laging parang may kulang na hindi napupuno. Parang meron akong dapat harapin at balikan. Looking back now, I can see how God kept fighting for me. Kahit na may pagkukulang at pagkakamali ako, I feel welcomed and felt His presence nung bumisita ulit ako sa church. I accepted Jesus as my personal Savior last year, 19 of December 2021. Umiyak ako at nanalangin sa Panginoon after ko marinig yung mensahe niya from Evangelist Lenny, a guest preacher that time. I realized God poured me with blessings kahit di ko naman hinihingi. I am baptized in water. Since then, I feel contented with what I have. I am starting this journey on reconnecting with Jesus. I practice gratefulness and kindness. Pero tao lang din tayo minsan, nagkakamali pa rin. I am very thankful sa mga taong ginamit ng Diyos na hindi napagod, ipush ako na bumalik sa gawain niya. I know I am not perfect and I'm still on my mission, keeping my faith. But thank you, Jesus, you have given me life and strength to keep going. To God be the glory and honor and power. God bless po.